urban since pag-lolo ang talagang nakita natin sa akin. Tatlong beses na po natin ginagamit sa mga makina niya. Ay, in fact nga po, pagdating ko dito habang nagre-report din sa akin, yung mismong mga tauhan natin tungkol sa pagkasira ng machine o kaya nag-jam yung machine, ina-expect na po natin yon. In fact po, nung final testing and searing, naranasan na po natin yan. Yan po yung sinasabi natin na hindi nyo na po talaga aasahan magpe-perform na maayos sa mga makina ngayon. But just the same, ginawa po natin upang mapakita natin, makompare natin ang manual election at automated election. At number two, upang maipahayag din, mapakita sa lahat, na sadya po dumadating na sa punot dulo na hindi na natin magagamit yung mga makina ngayon sa mga susunod na halala. Kaya po, kinakailangan na mag-procure ang COMELEC ng mga bagong makina. May pampaitlagi tayo sa bawat machine na masisira. Pero so far yung pagkasira, hindi yung pagkasira na hindi na-operate, kung hindi yung kalimitan nagiging problema, yung jamming ng machine. Nagkakaroon ng paper jam dahil sa sobrang init. At alam na ng mga teachers yan, kasi noong 2022, ganyan din nangyari sa atin. Inaangat lang yun, nilalagyan sa ilalim ng patungan, at pagkatapos nire-diretso na maihulog-huli ang mga balok. Ilan po nga po uli? Mga 400 na machines ang naka-standby natin dito. Sa buong Cavite lang po yun? Buong Cavite. Tapos doon sa Pasong Tamo, meron tayong 600 na naka-standby. 600.